So, hello mga kamital. Isang magandang araw po sa inyong lahat dyan. At I hope na sa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. At nandito naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyong mga kamital ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-calculate ng arc at saka yung ating chord length ng ating circle. Isang napakalaking bagay din ito mga kamital, lalong-lalo na kung ikaw ay isang fabricator or isang pipe fitter, kung ikaw ay magpapabricate ng mga circle or involve yung ating mga circle. Kagaya ng ating elbow or yung ating mga plans. Yan. So itong ating chord length at saka yung ating arc length ay para lang ito sa mga circle, yung ating mga angle. So kung gagawa ka naman ng ating ilang division na mga elbow, magkakat ka ng elbow ng mga ilang degree, so magagamit natin itong ating arc length at saka yung ating chord length. Mga baguhan pa lang na mga fabricator or isang pipe fitter ay wala pang idea kung paano i-calculate yung ating arc and chord length. So sa video na ito, ituturo ko po sa inyo step by step. I hope panoorin nyo ang buong video na ito para maintindihan ninyo ang buong tutorial na ito. So bago tayo magsimula mga kamital, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin sa iba para makatulong. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga susunod pa na mga videos. So tara na mga kamital, start na tayo. So ito ngayon ang ating example mga kamital. At gumawa ako ng isang example natin dito na circle. So nag-divide din ako ng mga klase-klaseng mga angle dito. Yung ginawa ko mayroong 45, mayroong 22.5, at gumawa din ako ng 90 degree. So sa paggawa ng ating elbow ay isang napakalaking bagay itong ating matutunan, ang pag-calculate kung paano makuha natin yung arc length ng ating elbow, kasi naka-arc yun. At kung gagawa naman tayo ng mitre na elbow, so kailangan natin makuha din yung kanyang chord length. So unang-una mga kamital ay kuhanin muna natin itong ating 45 degree. So example, itong ating circle ay 24 inches. Yan, 24 inches yung ating circle diameter. Kung i-convert natin ito sa mm, ay 610 mm. Yan. So gagamit lang tayo ng mm, millimeter. So halimbawa, ito yung ating outside diameter ng ating circle. So yung ating half OD ng ating circle, yung ating radius is 305. Yan, mm. Ito yung ating radius ng ating circle, yung kalahati ng ating circle. So ngayon, paano natin makukuha itong ating arc length ng ating 45 degree? So sa pagkuha ng arc length, nabanggit ko na ito sa mga videos ko. So yung ating formula ng ating pagkuha ng ating arc length, yun yung ating 2 times pi times radius natin. Yan. Yung ating radius, ito, times lang natin kung anong degree yung ating kukuhanan ng arc length. So, i-divide natin yan sa 360. So, yun, ito yung ating arc length. I-calculate natin yung ating kuhanin natin itong ating arc length dito. 2 times 3.1416 yung ating pi
times yung ating radius na 305. Times natin sa degree kung ang ilang degree yung ating kukuhanan ng arc length. So 45 degree i-divide natin sa 360 degree. So i-calculate nyo lang dyan mga kametal at kinalculate ko na ito equals 239.54 mm. So ito na ngayon yung ating arc length, sukat ng ating arc length. So 239.54 sa 45 degree. Kung kukuhanin naman natin itong ating chord length, ito yung ating formula ng ating chord length. Outside diameter times sine of degree divide 2. So yan yung ating chord length. Ito yung ating formula. So i-calculate natin itong ating 45 degree. So yung ating outside diameter is 610 mm. I-multiply lang natin yan sa sine kung ano yung degree natin, 45. I-divide lang natin yan sa 2. So yung answer niya is 233.43 mm. So ito na yung ating answer sa chord length ng ating 45 degree. So 233.43. So ngayon dito tayo sa ating 90 degree mga kametal, yung ating 24 inches na elbow. So ito ay 24 inches. So i-calculate natin kung ilan yung kanyang arc length. Yan yung arc length niya doon sa pinakaibabaw, kasi ganyan yung ating elbow. Yan. Dito yung kuhanin natin yung arc length niya dito. So ito yung ating elbow, 90 degree. So 2 times 3.1416 times radius 305, 90/360 equals 479.09. So ito yung ating arc length dito sa ating 24 inches na elbow. So ito na yung kanyang arc length ng ating 90 degree na 24 inches na elbow. Yan. So dito naman sa pagkuha ng kanyang arc length dito, kunyari puputol kayo ng ilang degree na elbow, iba din yung radius dito. Mag minus lang kayo ng half OD. Kung magkano yung kanyang elbow center nito, yung kanyang take off, i-minus nyo sa half OD para makuha ninyo yung radius nitong ating dito sa arc na ito. So nakaganyan yung ating elbow. Ayan. Ayan, nakuha na natin yung kanyang arc dito, yung kanyang radius dito is 305 yung radius niya. Yung take off ng 24 inch na elbow, 36 inches. So mag minus lang kayo dito ng half OD para makuha ninyo yung radius naman niya dito sa inside na arc. So ganyan lang yung pag-calculate natin sa arc length. So kukuhanin naman natin itong ating chord length. Halimbawa gagawa kayo ng square dito sa ating circle. Yan, square. So uhanan nyo ng chord length yan. So yung ating chord length sa 90 degree outside diameter is 610 mm times sine of 90 degree divide 2 equals
431.33. So yan na yung kanyang chord length dito. Yeah, 431.33. So dito sa kanyang arc length is 479.09. Dito naman sa ating 22.5 degree, same process pa rin. Kung kukuhanan nyo ng arc length itong ating 22.5 degree, so 2 times 3.1416 times radius natin 305 22.5 divide 360, so equals 119.77. so yan na yung ating arc length ng ating 22.5 119.77. so itong ating chord length, same process pa rin yung ating pagkuha ng ating chord length, 610 times sine of 22.5 divide 2. Ang answer niya is 119. So point lang yung kanilang diferensya. So sa dito sa ating chord length. Ayan. So dito sa ating chord length, kunyari itong ating chord length dito, kunyari gagawa tayo ng spiral staircase, ay makukwenta natin kung ilan yung kanyang chord length sa bawat degree. Ayan. Kaya importante itong ating pagkuha, pag-calculate ng ating arc and chord length. Yan lang mga kametal. I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. So napaka-importante ito sa atin mga kametal, lalo-lalo na kung kagaya natin na mga trabaho, isang fabricator or isang pipe fitter, napaka-importante nitong malaman natin ang calculation ng ating arc and chord length. So yun lang mga kametal, I hope naintindihan ninyo ang aking mga paliwanag at I hope klaro sa inyo at magamit nyo someday itong ating tutorial. So maraming salamat sa inyo mga kametal, mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So bye bye.